mga pulis na kaintindihan. Sana kayong patiin ng isang maligayang pandaigdigang araw ng paggawa. Subalit maligaya ba ang ating mga araw, mga nagdaang araw, at mga darating pang araw bilang mga manggagawa? Mag-live na lang ako. Ano pa ang dapat nating gunitain ngayong panlaitigang araw ng paggawa? Isang mahigit isang daang taon na ang nakalilipas. Simula, nagsimulan ang paggunita ng panlaitigang araw ng paggawa. Subalit hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pagpapahirap sa mga manggagawa, hindi lamang sa mga manggagawa Pilipino, kundi sa mga manggagawa sa buong daigdig. Tayo, bilang mga migranteng manggagawa, ay nakakaranas ng pinakamatinding diskriminasyon at pagsasamantala bilang mga migrant workers dito sa Hong Kong. Kaya naman bilang pambungad, isang pangkulturang pagtatanghal ang iahandog sa atin mula sa Likha Filipino Migrant Workers Cultural Organization. Yes. Sis, pwede na lang mag-step po. Nagla-live ka? Oh. Ikaw na lang mag-live. Sa Facebook para may ano tayo. Ito sa akin. Sa tayo ay manggagawa! Tayo ay manggagawa! Isa sa dekada ng laban ng mga migranteng manggagawa ay ang kalbaryo na natin sa OEC. Ngayon, wala na ang quarantine dito sa Hong Kong. Marami nang pinayagan na magbakasyon. Ngunit ang kasabihan ay napapalitan ng pagkadismaya at inis tuwing maalala namin kung gaano kahirap ang pagkuhan ng OEC. Imagine naman po, sa atin 7 hanggang 14 days lamang ang bakasyon. 1 to 2 days araw, 1 at 2 araw, ibabawas pa natin sa pagkuha ng OEC. Kung sakaling hindi tayo makakuha dito sa Hong Kong, matagal na natin pinaglaban na tanggalin na ang OEC. Bakit ba hindi tinatanggal at bakit napakahirap tanggalin sa kanila ito? Hindi pa nila nakikita ang laki ng abala at permission hatid sa atin ito. Dadaan talaga tayo sa butas at ng karayong makakuha lang ng kapirasong papel na ito. Kung ang dahilan bakit may OEC ay para patunayan na lehitimo tayong manggagawa dito sa Hong Kong. E di ba, meron na tayong visa, meron na tayong passport, meron pa tayong kontrata. Ay para patunayan na hindi mo tayong magkagawa? Magkagawa dito sa Hong Kong. E di ba may visa na tayo?
ngayon ang mga mandatory nag-ibig at kinakabit pa sa OEC. Lalo na sa mga bagong OFWs, kung walang hindi ka makapagbayad ng SSS, pag-ibig, PhilHealth, ay hindi ka makakuha ng OEC. At hindi ka makakaalis ng Pilipinas. Maliban pa sa mga mandatory na ang mga bayarin nito ay ang pagtaas ng premium rate, maliit lang ang sahod natin mga OFWs dito sa Hong Kong. Kung lahat ng ay mandatory ay babayaran, ay kulang na kulang pa ang ating sumasahod. Sa taas pa ng mga bilihin sa atin sa Pinas, kahit anong higpit at budget at kulang. Kaya naman, dapat sama-sama tayong manawagan at magkaisa na ipasura ang OEC at mga mandatory na bayarin ng mga OFWs. Kami sa Cordillera Alliance ay nakikiisa sa laban ng manggagawang migrante. Mabuhay ang mga migrante, mabuhay ang mga manggagawa. Ipasura ang OEC. OEC! Ipasura! OEC! Ipasura! Maraming salamat kasamang Gini. Para magsaya. Pero manginginig ka pa sa galit dahil sa kamarantaduhan ng OEC na to. Kaya dapat talaga na ibasura ang OEC. Lakasan pa natin! OEC! OEC! Ibasura! At ngayon, pagsalita, ay magtatalakay naman tungkol sa aligasyon sa atin na tayo ay mga grasshopper. Sorry! Job hoppers pala. Inaakusahan tayong mga kangaroo sa paghahap ng trabaho. Pero ang job hopping ay isang myth lamang. At para patunayan yan at talakayin, tawagin na natin ang tagapangulo ng pinatadasaling tumili, si kasamang Salim Bucharel. Hello! Talagang nakakapangiligin. Ito na naman, bagong makakapangiligin. Mula sa pinatalasagang tiyawin ng mga batang kalungan. Sa mapula ng pagpapit. Sa araw na you are working restless 16 to 18 hours a day. Therefore, job hopping is a myth. We are workers. We are not slaves. At kayo naman, ang susunod nating topic ay tungkol sa isa sa pinakamainit na issue ngayon sa ating bansa. Kung napapanood ninyo sa social media, trending na yan ang nagaganap na isa sa pinakamalaki at malawak na military o balikatan exercises. Kung hindi natin nalalaman, ito ay pagtapak sa ating soberanya. Ano ba ang lugar ng mga manggagawa sa soberanya ng ating bansa? Ano ba ang papel ng mga manggagawa sa pagpupunyagi ng soberanya ng ating bayan? Narito ngayon, tawagin natin si Maylene Colyado mula sa Abra Tinker, Ilocano Society. Maraming salamat at kasamang bali. Mainit na tagpati sa kanmaigbigang araw ng paggawa muna sa Abra Tinggan Ilocano Society. Nakikipag kaisa kami sa pagpupunyagi ng mga manggagawang Pilipino sa soberanya ng bansa. Sapagkat buhay at soberanya ng Pilipino ang kapalit sa ibinibigan ng gobyerno Marcos Duterte. Nagpagay pagpapatibay ng relasyon ng US at Pilipinas. Ang pakay lamang ng ibinibigan ay mas talawigin ang militarisasyon ng US sa ating bansa. Sa pangakong seguridad at pag-unlad ng bansa ay lalang napapatunayan ang pagpapakatuta ng gobyerno ng Pilipinas ay panlinin lang sa mismong mamamayan nito. Sa ilalim ng pagpapatibay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, walang bagong pasilidad ng militar sa ating bansa ang itinayo.
UN ka upang masigit na may tali ng UN ang Pilipinas sa kapangyarihang militar at ekonomiko-politikal. Sa pakailan lamang ay nais isagawa ang isa sa pinakamalaki at malawakang military baligtadang exercise kahit pa ang pinasara na ng nagdaang administrasyon ang base militar sa bansa. Kasabay din ng EDCA ang Visiting Forces Agreement o BFA. Sa mga nilagdaang kasunduan na may kaparehong layunin sa pagsisilbing pape ng Estado. Sa mga naturang kasunduan, tinitindi pa ang militarisasyon sa mga kalayunan na patuloy na kumikitin sa kalayaan at karapatan ng sambayanan, lalo na ang mga manggagawa at magsasaka. Sa mga kasunduan ito, ang mga pangalang Pilipino ang naglagay sa peligro habang ang mga nakaluklok sa pwesto lamang ang nakikinabang. Ang mga kasunduan militar na ito sa pagitan ng US at Pilipino ay hindi parang depensahan ang Pilipinas kundi para isolong ang imperialistang interes ng US sa Asia. Balikatan at EDCA ay mga paghahanda para sa gyera. Ito ang dahilan kung bakit nais ng US ang proposisyonin ng mga war material dito sa Pilipinas. Gamitin ng Pilipinas bilang tuntungan sa intervensyon militar ito sa region. Kahit balikan natin sa kasaysayan, ang hindi kailanman umunlad ang militang capability ng Pilipinas sa panahon ng US. Noong 1947 to 1991, sa panahon ng BFA, simula ng 1999 hanggang sa kasalukuyan at sa panahon ng EDCA, simula noong 2014, hanggang ngayon, pabor na pabor sa US na nanatili lamang tayo ng maasa sa kanila. Ang laki ng US, oh. Ang pangbansang sigurado